Day, yung dalagang topic is yung mga Filipino celeb na nakita ko talaga in personal. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience ko nung nakita ko sila. First one, syempre, i-start ko muna sa I Love OPM dahil doon talaga yung start ng step ko sa showbiz. And sobrang nakabado talaga ako kasi sobrang idol ko sila. His Ambertis, alam nyo naman, sobrang maganda siya. Akala ko, parang sex, sobrang sexy. Parang sexy lang siya. Pero nung nakita ko, nakita niyo naman sa TV siguro, mukha akong unggoy kapag katabi ko siya kasi ang ganda niya at sobrang payat pala. Payat ni Miss Ann Curtis talaga. Hindi ko na-expect na ganyan pala siya payat. Sobrang maganda. Wala akong masabi talaga sa gandahan niya. Sir Martin Rivera. Pareho siya sa TV. Gentle and ano tawag dyan? Parang feel comfortable. Parang feel comfortable siya. Tuwing nag-a-advise siya sa mga kanta ko, sobrang sinasabi niya talaga kung ano yung kulang ko, kung ano talaga yung kailangan ko talaga matuto. Kagaya po si Miss Lani Misilucha, tapos si Miss Tony Gonzaga. Nagulat ako, sobrang maganda sila. At ang liit ng mukha, sobrang liit ng mukha. At si Miss Tony kasi, yung advice niya, ibang style naman kay Sir Martin, pero talagang sinasabi niya, syempre kasi multi-talented siya, diba? Kumakanta, nag-a-acting, nag-host din. Parang sobrang admire ko rin siya. Kaya yung mga advice niya talaga, sobrang nakuha ko, parang na-feel ko na gusto niyo talaga ibigay ng mga advice para talaga sa amin. Miss Lani naman, alam niyo naman, sobrang magaling talaga siya kumanta. Kaya yung mga advice niya talaga, more on singing. At sobrang thankful din kay Miss Lani kasi nag-Twitter siya na maganda daw yung accent ng Tagalog ko. Kaya parang, wow, artista. Parang ganun yung dating. Ito naman sa movie, kasi nag-extra ako sa mga movie. Then, sa Beauty and the Beast, kasama ako doon. Nakita ko si Miss Vice Ganda. Wow, ang tangkad sobra, tapos ang payat. Ang ganda naman yung legs niya. Kahit naka-pants siya, bagay talaga sa kanya. Unang-una, sobrang nagulat ako kasi yung ad-lib niya, lahat pasok talaga sa movie na yun. It means yung lahat ng adlib na ginagawa niya talaga, sobrang sakto sa mga, sa scene na yun. Kaya parang feel ko, oh, ang talino niya, paano niya ginagawa yun? Paano niya nakuha lahat ng adlib na yun? Parang, wow, ay, talaga gusto ko talaga matuto ng ganun. So, siya naman, nag-translate ako sa Kakaotop dati, at naging model si Miss Sarah Heronimo. Unang-una, hindi ko alam na siya yung model. Tapos nung pumunta ako, siya pala. Sobrang gusto ko talaga siya kasi simula sa iyo yung kanta niya. Sobrang talagang idol ko siya. At kasing edad kami, so parang, wow! Nandyan si Sarah Heronimo. Parang ang dami ko natuto sa kanya dahil simula ng shooting hanggang sa dulo, hindi siya napagod. Alam nyo, kahit napapagod siya, smile pa rin siya sa mga staff niya. At nandyan, parang kapag sasabi ng direct or sasabi ng mga Korean staff na, ay, ganito po, ganito. Ginagawa niya talaga lahat. Parang one take. Ginagawa niya. Kaya sabi ko, wow, professional. Sobrang galing niya at ang bait niya sa mga staff. Gusto ko talaga siya makita ulit. Kasi after yun, hindi ko na siya nakita. Translating din sa isang work din at nandun sila si Miss Colleen. Siya naman, sobrang swerte, bigla ko siyang nakita si Miss Colleen. Mukha siyang Barbie. Alam niyo, lahat nasa kanya. Cute, sexy, at pretty. Parang Barbie. Talaga ang ganda niya. Parang doll siya. Hindi ko ma-express. Ang cute niya talaga. Si Miss Angeline Quinto.
sobrang gusto ko talaga yung mga kanta niya. At nakita ko siya, nagulat ako, hindi pa siya ma-arte. Sobrang tough. Alam mo, parang friendly siya sobra. Tapos, tinatanong niya ako kung ba't ako magaling mag-Tagalog, gaano na katagal ako dito. Kaya parang kinilig. Sobrang nakilig ako dahil fan ko siya. And then sinabi ko na, kasi during that time, may concert sila. Kaya sabi ko, yung diva. Kaya sabi ko, ah, talaga gusto ko pupunta sa concert niyo, pero hindi ako nakabili ng ticket. Then sabi niya, ah, edi parang, ah, kung gusto mo, sige, bigyan kita ng ticket. Tapos binig, akala ko parang salita lang, syempre, hindi niyo, kasi pa, hindi niya naman ako kilala. Pero alam niyo, talaga tumawag yung staff niya, tapos binigay ako ng ticket. So, nanood talaga ako. Sabi ko, wow. Kahit kunting salita lang talagang he kept the promise, iba siya. Kaya lalo ako naging fan. Lesha. Si Lesha naman, nakita ko siya sa event din. Wow. Kasi friend of friend, si Lesha. Iba yung boss niya. Unique. Sobrang unique yung music niya. Hindi ko talaga magaya. At nagulat ako, halos lahat ng kanta niya daw kasi siya yung gumagawa. Okay, for me, I really want to write and compose songs. Kaya minsan parang nagre-record lang ako. Pero siya, di ba, ginawa niya na talaga. May album siya, marami siyang mga songs. At unique yung boses niya. Parang ano siya, parang Philippine Lihai. Alam niyo naman si Lihai, di ba? Hindi talaga magaya ng boses ni Lihai dahil unique yung boses niya. Parang ganun si Lesha. Ang ganda niya. Nagulat ako, parang medyo hip-hop yung suot niya, pero ang ganda niya talaga. And si Lizelle Garcia. Kita ko siya dahil friend of friend din. Sobrang gusto ko yung boses niya dahil R&B yung style niya. Hindi ko talaga magaya yung mga kulot-kulot niya. Pero parang nag-usap kami. Nandun din si Bugoy. Nag-usap kami about sa music. Kasi halos lahat kami parang more on music. Parang kumakanta rin kami. Tapos silang dalawa, they giving us tips talaga. Yung mga tips na hindi talaga namin alam. Kasi they are already in the industry na talaga, diba? So, parang sobrang thankful na marami kami natuto sa kanila. Kung ano yung nandun, parang they giving me tips. It's really, really helpful talaga for me. At cute niya. Ang cute niya talaga. Ewan ko. Ang cute niya. And si Miss Pia naman, I saw in Super Junior concert. Unang-una, first, nagulat ako, ang liit ng mukha niya. Sobrang liit ang mukha niya, pero ang tangkat niya. Wow, ang payat pa. Ang ganda ng katawan niya. Siyempre, alam niyo naman, Miss Universe. At naka, parang alam niyo, naka-all, talagang nakaganon yung buhok niya. Pero ang liit ng mukha niya sa picture. Kaya, hindi ko talaga ma-post kasi ang laki ng mukha ko, ang liit ng mukha niya. Pero ang ganda niya talaga. Si Liza Soberano. Nag-doubt ako sa movie niya, sa My X and Y. Nandun siya. Doon ko nalaman kung bakit niyo sinasabi na pwede siya maging Miss Universe or Miss World. Kasi ang ganda niya. Parang hindi talaga makuha ng screen ng gandahan niya. Sobrang maganda siya. Ang tangos ng ilong din. At sobrang bait niya. Kasi nandun din yung mga friends ko, parang sinabi namin, ah, pwede po magpa-picture? Then sabi niya, yes, yes. Tapos, isa-isa talaga, nag-picture kami. Ang humble, sobrang mabait. Tapos, ang ganda pa niya. Lahat nasa kanya. No? Ito yung first episode ko na reaction when I met Filipino artist. So, don't forget to watch my part 2. May part 2 pa. Sobrang swerte ko pala, no? Ang dami ko talaga nakita ng mga Philippine Lodi artists. And please don't forget to subscribe my channel and like this video and click the alarm. Annyeong!